So ay naglalatag na tayo ng steel deck mga kares yan. So nakalatag na tayo ng isang span. So sa paglatag mga kares sa gilid ito. So itong nakatihayang ito para pag yung isunod natin yung kapares nya, so ito na nakaganyan na naman siya, nakataob, so may group yan. So mamaya papakita ko. So i-share ko lang sa inyo yung simpleng pagkabit ng steel deck namin mga kares. So ayan. So mag-share ako sa inyo ng konting video about sa steel deck para makompleto naman yung ating video. So yung una sa scaffolding na kayo natin. So kung paano kami nag-scaffolding. Pagdating dito mga kursa, magtatabas kami. So may sobrang isa. So sa bandarong kinulang din. So dahil nauna yung buhos nito mga kursa, dito sa biga namin. Yan. So sa silong ng bakal na to mga kursa. So ito, dito ka sumukat ng 5 cm. Yan. So bukas, bubuhusan na namin to mga kursa. May tatlo pa na ikakabit. So ito, steel deck. So yung kapal lang ginamit namin na steel deck mga kares sa 0.2. So makapal siya. So 0.2.
So nagtatabas tayo pa mga kares sa para sa siro niya. So pati sa banda ron may siro niya. So magtatabas tayo. Pagdating naman sa dugtong ng mga resito. So saka natin ipapatong ito. Yan. So ipapatong natin yan dito. So kumbaga mag-aasawa sila. So ganun din sa kabila. So baka so paumbok ito para aasawa siya dito. Nagbabakal na kami mga makas. So nagtagtag sila ng bakal dahil hindi naman nagtitipid yung may-ari. So ang bakal sana nito 30-30 lang. Yan. So 30. So nagdagdag dito sa pinakagitna. So naging 30-15. So yan. So 15 yung papunta dun dito sa tapat ng steel deck 30. Yan. So ayan, nagbabakal lang kami mga kares sa bukas. Bukas na natin ito. So ito na yung kinabit kong siruho niya. Tsaka dun. So break time. So ayun mga kares, okay na yung ating bakal. So 30-30 lang sana to mga kares, kaso lang hindi naman nagtitipid yung may-ari. So nagpadagdag ng tag-isa, kumbaga wala sana ito. Ito. So 30-30 lang sana sentimeter. So yung bakal na ginamit namin dito mga kares sa 12 mm. So yung patibay namin na ginawa dito mga kares, nagputol kami ng 10. Yan. So winelding dito at just winelding doon. So enter pansya. Susunod dito na naman. Yan. So naka-welding doon. Lahat yan. So naka-spot. Lahat po yan lalagyan. So yan.
So konti na lang yung tatalian tapos sa bubuhusan na namin. So pagdating to sa baba mga kalis, konti na lang yung tukod yan. So madalang lang. Matibi na yan. So matibi na yan mga kalis kasi steel deck siya. So ito yung pinakahagdan. So yun mga kalis, okay na. So binubuli lang namin to para kasi pag di mo binuli ito mga kalis, magkakrak-krak siya. So pag natuyo ito, bubuli na natin. So kagayan ito. So natapos na yung pinakamahirap na parte dito. So ito yung hagdan. So halos half day namin no, tinapos mga kares. Na natapos din yung pinakamahirap mga kares. Yan. Pinakamahirap na parte ng bahay. Bag slab talaga. So 40 bag cement. So yun mga kares, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-subscribe naman po. At pindutin na lang yung notification bell para lagi kang updated sa mga
bago kong video. So about sa contraction yung binabahagi ko ngayon, mga kalas. Yung dati kalan. So maraming nanonood sa kalan. So dito madalang lang, mga kalas. Kaya kung dati sa YouTube, kada dalawang buwan masahod ako sa YouTube. So ngayon ang tagal, mga kalas, apat na buwan ngayon. So nakakainip maghintay. So pag sumahod ako uli, mga kalas, isishare ko sa inyo kung gano'ng kahirap din na sumahod sa YouTube. Kabuuan nitong binuhusan namin, mga kalas, sa 45 square meter. So yung naubos niyang semento, 40 bag. Ayan, 40 bag. So hanggang dito muna, mga kares. Kaya nang sabi ko, pag di ka pa nakapag-subscribe, pakisubscribe naman po. So shoutout sa mga nagtsatsaga sa video ko. God bless sa lahat.